Okay, mga kabaro, papakilala ko sa inyo ang aming media manager, si Sir Peter. Sir Peter, hello. Say hi. Sir Peter, normally anong ginagawa niyo? Anong yung job niyo talaga dito sa barko? Ang pinaka-job ko kasi sa multimedia part ako. Ako yung nag-aasikaso sa lahat na naka-video dito sa screens. Especially pag magpe-present sila sa presentation, kailangan i-prepare ko yung mic, sound, mm-hmm. at saka yung mga video ano nila, peripherals. Presentation? Presentation nila. So, kailangan naka-ano. Tapos kung kailangan, gusto nung mag-lecture na i-livestream namin sa TV, sa kabina, ako rin mag-o-operate noon, mag-o-on at mag-o-off. Kasi syempre, if the lecture is already tapos na, I'm going to turn it off naman yung live streaming. Sir Peter, first time niyo sa barko? Yes, first time. How's being first time? Well, of course, it's different. Pag alam mo, nahihilo nung una sa sisig. Talagang hindi sanay sa alon eh. Pero masaya siya kumpara sa land. Bago sa barko, nasa land kayo? Yeah, 6 years sa Saudi. Saudi. Engineer kayo, Sir Peter, di ba? Engineer. Licensed engineer. Anong mapapayo niyo sa mga gustong magbarko? First time magbarko? First time magbarko. Estudyante. Unang-una, katulad ng ginawa ko noon, nagtingin muna ako sa mga advertisements kung ano ang available sa market. Then, try to fit yourself kung saan ka magtatama doon. Then, yun nga lang, labanan talaga, hanapan talaga ng mga agency. Lalakarin mo sunod-sunod, dala ka ng maraming CV, and hopefully, makaland ka sa isang company na mag-fit sa iyong capabilities. Kasi wala talaga mag-eksakto na alam mo yung gagawin. Kasi unang-una yung sa barko at sa land or sa job mo, even though galing ka mag-aral, pagdating mo sa application, iba pa rin. So kailangan niya na yung diskarte yan na yung abilidad mo. Yung number one tip yun. No, number one tip. Pangalawa, tiyaga talaga. Sipag sa paglalakad. Kasi talaga minsan you have to walk in, liliptokin na yung paa mo kasi mainit, tapos yung lugar na pupuntahan mo, alanganing isakay pa ng taxi, lalakarin mo na lang. Eh, mainit, talagang ganun, tatawid ka pa sa footbridge, wala kang magagawa, talagang titiisin mo. Mahirap, pero worth it talaga. It's really worth it na nung nakakita ko na isang company, yung OSM, right here, ang sabi sa akin, Peter, you fit the job, pero since land-based nga ako, wala akong documents para sa seafarer. So, nag-ask ako sa kanila kung ano yung gagawin. So, step by step, binigyan ako ng papel, pero walang agreement na kukunin nila ako. So, ang ginawa ko, pagkabigay sa akin ng requirements at that day, at that moment, naghanap na ako ng review center ng mga, para matapos ko lahat yung kailangan ko. And then, sunod-sunod kong tinapos. And every time na meron akong matapos, I report to the office and tell them this and that. Ito yung mga papers ko. So, dandan na bubuo. Eh, fortunately, nabuo ko. And then, nagkaroon ng opening dito sa Hortigruten. So, nag-fit yung, ano ko, nung interview ako. By the way, may interview. Be confident. Huwag kang show nga sa madaling salita, ha? And try to be honest lang. Siyempre, kung alam mo, alam mo. Huwag kang magyayabang kasi ikaw rin may iipit sa huli. Pero hindi naman po kayo nahirapan sa mga requirements dahil first time kayo. Siyempre, wala pa kayong mga idea sa mga trainings. Yun. Ang ginawa sa akin kasi, nung ni Ma'am Otia, yung dati na ganun sa akin, nagbigay. Sabi niya, Peter, ito yung list. So, una muna, hindi ko alam, ano yung BT? Ano yung BT? Mm-hmm. So, sabi niya, Peter, ano yung BT? Yung basic training pala yun. Eh, tanong ako na tanong, ano mami tumatanong sa tubig? Sabi niya, yan na nga yun. So, ang ginawa ko, pumunta ako sa mga review center. Honestly, magka-canvas ka. Kasi, it ranges from 3,000 plus to 12,000 plus for the same course. So, it's up to you kung anong gagawin mo. Tapos, isa pang tip. Pagka ikaw ay nakakita ng review center, kung pwede, bumalik ka muna doon sa office ninyong i-applyan mo, itatanong mo kung accredited nila. Kasi may cases minsan na yung isang agency, hindi nila tinatanggap yung isang review center due to siguro meron silang bad experience doon sa mga dating mga ibang training center. So be careful with that. Step by step, talaga ipapaalam mo. And eventually, tiyaga talaga. Kasi without tiyaga and prayer. Prayer. Kasi ako talaga nag-pray ako kay Lord bago ko nakita yung OSM. Hindi ko alam kung
So yung taong nakaturo sa akin is hindi ko kilala. We just met in the elevator. And then, naturo niya. And then, fortunately, tinanggap ako kasi ilan na rin yung pinunta ko. Always say, ah, wala kang CVs. Sorry. Walang may bibigay ka agad. Neglect ka agad. Rejected ka agad. So, hindi totoo yung may backer pala ka sa... Ah, ay, backer is, alam mo, totoo lang. Yung backer na yan, eh, may bibigay sa yung tip kung ano yung magagawa, maano sa'yo, applicable. Pero, you yourself pa rin ang gagalaw. Kasi, even though may backer ka, let's say, tapos ang available ay pagiging, let's say, kabinista, eh, hindi ka marunong sa cabin, wala ka rin background, mahirapan ka rin. So, sarili mo lang talaga? So, talaga sarili ako, for myself, mag-isa ako. Wala akong magawa. Yung friend ko, sinama ako. May backer ako sa magsaysay mismo. Wala rin. So, kailangan talaga titingnan mo, ang sisortahin mo, titingnan mo yung company na kayang mag-match kayo ng requirements. And of course, gandahan yung CV nyo. That's the first priority. Kasi ang CV natin, yun ang parang selling factor natin. Eh. Binibenta natin yung ating kapabilidad. Okay. Without the CV, wala kang supporting documents, tanggal, hindi ka man nila paniniwalaan. And take note, once na mag-like ka sa interviewer or sa nag-check sa'yo, madedetect ka na sa HR eh. Hindi ka na mahirapan ka na ulit pumasok. Para sa mga students natin, ano yung CV? CV, Curriculum Vitae. Biography. Biodata mo. Pero they call it CV sa professional level. Then, gandahan mo, tsaka lahat ng ilalagay mo doon, please lang, make sure na kaya mong panindigan. Kasi baka mamaya matanong ka, at tapos wala kang masasagot. Kung pwede mo naman ilagay doon na entry level, ang iyong alam, moderate o proficient ka. Diba? Kasi mamaya, sabi mo, let's say baker ka, yung pala entry level ka. So sasabi mo lang noon, entry level of baking. Huwag ka magsasabi na proficient in baker, number one na ako, ako'y putli, ano na, head baker na ako. Tapos pagdating sa'yo, pagtanong, nga ka. Dapat honest. Dapat honest ka talaga. Kasi maiipit at maiipit ka. Lalo ako, na pagdating sa barang. Oo, ako nung in-interview ako, talagang tinanong ako technical, sinagot ko technical. Pero nung tinanong ako sa barko, ang sinabi ko talaga doon sa nag-interview kababayan ko pa, taga Quezon din. Ang sabi ko, sir, pagbabarko, huwag mo kong tanongin. Wala talaga akong alam. Talagang sinabi niya, okay, very good ka sa technical, sa pagbabarko, wala talaga. Sabi ko, oo sir, wala akong magagawa eh. Pero yun naman, sinabi ko sa kayo, sir, ako yung nag-apply trabaho para doon sa posisyon na yan. At siguro naman, sir, yung capability ko, yun naman ang importante kaysa magbarko na wala kang alam doon sa trabahuin mo. Diba? Okay. So yun yung factor na natanggap ako kasi nakita na talagang marunong ka, eager ka, and honest ka. Okay, thank you, Sir Peter. Okay. Next follow-up questions sa blog ko. Thank you for watching. Bye.